Maligaya ang pagdating sa pangdaigdigang ministeryo ni William Marion Branham. Ngayon ay Agosto 26, 2023. Narito ang isang liham mula ng kapatid na Joseph Branham sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana. Ngayon, narito ang kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na propita ng bayan ng Diyos. Makinig, may sasabihin lang ako sa iyo. Napakaganda nito. Nag-aapoy lamang ito sa aking puso. Sana ay hindi mo ito makalimutan. Kita niyo, hayaan mong sabihin ko ito sa harapan niya. Sa kanyang biyaya, pinahintulutan din niya akong makita ang aking mga tao. Hindi pa nagtagal na nakasuot ng puting damit. Mula sa silangang baybayin hanggang sa kanluran, sa buong bansa, tayo ay nagtitipon. Maraming oras ang agwat natin sa oras, ngunit magkasama tayo bilang mga propita ng Diyos. Tayo ay iisang unit. Noong ang propita ng Diyos ay narito sa lupa, ang pinakadakila at ang tanging lugar na nais ng nobya ay magkaisa sa pagkakabit ng telepono, naghihintay na marinig ang tinig na iyon na magsabi ng magandang umaga, mga kaibigan. Gustong-gusto nilang maupo sa mga nakikinig na iyon sa kanto ng 8th at 10th Street. Masaya sana silang magpalipas ng gabi sa parkingan para lang makakuha ng upuan. O kaya namang para makatayo at sumandal sa dingding ng ilang oras. Ibininta na sana nila ang lahat ng mayroon sila. Nawalan ng trabaho. Kung maaari lamang na nasa isang serbisyong iyon, ang kanilang buong buhay ay nakabitin sa bawat salita na sinabi ng propeta. Hindi nila gustong makaligtaan ang isang bagay. Bagamat alam nila na balang araw ay makukuha nila ang tape, nais nilang makaisa ang nobya sa mismong sandaling. Nagsalita ang Diyos pamagitan ng mga labi ng tao. Ito ang kanilang buhay. Ito ang hinihintay nila bawat linggo. Walang ibang ibig sabihin sa kanila kundi marinig ang susunod na mensahe. Gaano sila kasabik gaya ng alam nila? Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataong marinig sa kanilang sarili, sabay-sabay, salita sa salita. Kung ano ang sinabi ng ikapitong anghel na propita ng Diyos, nagbigay ang Diyos ng paraan. Nais niya na ang kanyang nobya ay magkaisa sa paligid ng kanyang tinig. Nais niyang marinig ng kanyang nobya ang kanyang tinig ng sabay-sabay. Alam niya na ang kanyang tinig na binigkas sa pamagitan ng kanyang anghel na mensahero ay ang tanging tinig na magbubuklod sa kanyang nobya. Ang kanyang dakilang na plano ay nagaganap. Tiniyak ng mga pastor mula sa buong Estados Unidos na ang kanilang mga simbahan ay nasa hook-up. Nakuha nila ang pangitain na walang mas mahalaga kaysa marinig ang tinig na iyon. Iyan ang itinuro nila sa kanilang mga kongregasyon. Ang Diyos ay nagpada ng isang propita na may ganito ang sabi ng Panginoon. Siya ay pinagtibay ng haliging apoy. Ito ang tinig ng Diyos sa iyo. Ito ang Malakias 4 at Apokalipsis 10, versikulo 7. Siya ang lalaking tinawag ng Diyos para pamunuan ang kanyang nobya. Ito ang propitang sinabi ko sa inyo ang lahat ng tungkol sa. Ngayon, dapat tayong lahat makinig sa Kanya. Tulad ni Juan, noong unang panahon, ako ay dapat mumawa at siya ay lalago. Ang plano ng Diyos ay natutupad pa rin. Ang nobya ay nagkakaisa pa rin sa paligid ng kanyang tinig. Ngunit ngayon, tayo ay nagkakaisa mula sa buong mundo.
Bawat linggo, isang bahagi ng kanyang nobya ang naghihintay ng may matinding pananabik na marinig ang bawat salita, lahat ng sabay-sabay. Marahil isang daang bisis na nating narinig ang mensahe. Ngunit sa pagkakataon ito ay parang unang bisis. Alam namin na kami ay makakakuha ng mas dakilang revelasyon kaysa dati. Walang ibang lugar na gusto nating puntahan. Wala nang mas mahalaga. Sa amin, ito yun. Ito ang plano ng Diyos para sa amin. Ang tinig nito ay tumatawag, nagbubuklod at nagsasakdal sa kanyang nobya. At kami ang nobya na iyon. Brother Joseph, inanyayahan ko kayong samahan kami ngayong linggo sa ganap ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang tayo ay nagkakaisa at dinidinig ang tinig ng Diyos habang inihahayag niya sa atin ang ika-anim na tatak, 63-03-3. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang mensahe. Exodus Kapitulo 10, versikulo 21 hanggang 23. Isaiah, Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 11. Daniel, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3. Mateo, Kapitulo 24, versikulo 1 hanggang 30. Mateo, Kapitulo 27, versikulo 45. San Juan, Kapitulo 10, versikulo 27. Pahayag, Kapitulo 6. Apokalipsis, Kapitulo 11, versikulo 3 hanggang 6. At hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowships.com. That INF phone.